Hey guys, kumusta kayong lahat? How are you today? And today's video is we're up for another sit-down video. And nandito tayo sa labas and just for a good vibes, di ba? But anyway, sit-down video tayo ngayon. Alam niyo naman, pag sit-down video, meron tayong mga pinag-uusapan at meron tayong topic na pinag-uusapan. And today's topic, nakita niyo na siguro sa title ng video na to, we're gonna react for the Facebook poster na lately catch my attention talaga, kasi sobra. But anyway, before tayo magsimula, before tayo mag-push through sa ating topic, of course, kung bago pa lang po kayo sa channel ko, hello, my name is Mary at ako po isang Filipino international student na nakabase dito sa Sydney, Australia. Kung hindi po kayo nakamag-subscribe, subscribe na po kayo, hit the notification bell at hit the red button below so you can be notified each time I upload video. At kung dati pa kayo sa channel ko, hello, welcome back. Marami pong salamat sa panonood. So ngayon, magsimula na tayo. Story time muna tayo guys, kung bakit ko na-come up itong video na to o bakit ako nagkaroon ng idea na gawan tong video to. Kasi lately, I have one friend from YouTube din na na-meet ko siya sa YouTube and he sent me this screenshot. So I'm gonna put it on my side. Siya, she was asking me kung paano ba mag-apply sa link na yon. So makikita nyo may link dito na tinatanong niya kung paano ba ako mag-apply. And I was surprised seeing my face on this post. And I was telling her, tinatanong ko talaga siya, saan ang galing tong, anong tong post na to? Sabi niya, meron daw isang Facebook group na nagpo-post ng aking pictures. So, anong ginawa ko is, nagpunta rin ako dun sa nagpost, pero wala siya, hindi siya lumalabas sa mismong Facebook niya, pero lumalabas siya dun sa group na yon. It's really hard to ano talaga to search for this Facebook group kasi medyo may mga katulad siyang mga Facebook name. So talagang tinaga akong i-research siya, tapos yun, hanggang sa nag-request din po ako ng membership para doon. And yan, doon na bumuntad sa akin na ito pala yun. And I was surprised kasi hindi lang pala ako yung mga YouTuber na nakuha na nila ng thumbnail. So yes guys, ito yung nangyayari. Kumukuha sila ng mga images from YouTube. Minsan yung thumbnail ninyo, like kung anong nangyari sa akin, ginamit na lang isang video ko which has 19,000 views. Hindi naman ganun kalakihan, pero alam niyo yon, kinuha niya yung thumbnail from my YouTube, tapos ginamit nila as front dun sa kanilang pinopost na job search. So what are we trying to do right now is to look through the post itself. Tingnan natin kung ano ba talaga nakapaloob dun sa mga pinost na job search. So yung taong to, name is Dennis Lim Campos. And sabi niya, 500 plus Filipino workers needed in Australia. Number one, yung mga job na kailangan for Australia are nannies, cashier, hotel workers, food factory worker, crop farm worker. Tapos salary is 50K to 80,000 kph. Tapos free round trip air ticket between Macau, Singapore, and Manila after completion of contract. And then POA license number POEA 001LB010417-R. And may mga may link siyang ibinaba nakalagay na apply here. So ito yung link na that my friend was trying to access pero hindi siya maka-access. Hindi ko alam talagang hindi ko talaga alam kung ano yung magiging feeling ko. Parang tingin ko sikat na ba ako para ilagay yung thumbnail ko para doon. I'm not that sikat guys, hindi ko talaga. Yung subscriber ko is wala pa sa kalahati, wala pa sa kalingkingan ng mga sikat na YouTuber. Kaya I feel so, alam mo yun, hindi ko talaga alam kung ano yung mararamdaman ko. Kasi looking through this ad,
feel like a scammer. Kasi it's impossible po. Kasi yung mga, don't get me wrong guys, kasi yung mga iniligay po niya kasing mga jobs na available is not really for Australia to get them from other countries. Ibig ko pong sabihin, yung mga ito po, yung nanny, cashier, hotel worker, food factory worker, tsaka roof crop worker, usually po kasi napoprovide po siya ng mga locals at saka ng mga international student at saka yung mga holiday makers na mga tao dito. So hindi lang naman po Pilipino ang kanilang nire-recruit. So may mga holiday makers po dito, yung may mga working holiday visa, yun po yung mga napupuno sa mga jobs na ito at hindi na kailangan pang mag-recruit sa ibang bansa. And to think po na, wow, may POA license number pa siya nalalaman. So, if you go through POEA, I don't think na meron silang lalagay sila ng ganitong kind of job. And since wala po talaga din siyang agency, it's too impossible. At saka po yung inilagay niya ng free round trip air ticket between Macau, Singapore, and Manila after completion of contract. Wala pong ganun. Wala po talagang ganun. Walang nag-o-offer na ganun na employer. Not unless if you're really hired. Okay guys, sabihin ko sa inyo yung true scenario na nandito. If ever man po na magkaroon ng manpower na kailangan magpooling ang Australia sa ibang bansa, first priority muna po ng Australia ay yung local. So, tatanong muna po ng Australia, itong mga bakante po na itong 500 na jobs na to, hindi nyo po pwedeng ibigay ito sa mga locals o sa mga nandito na sa Australia? Or hindi ba po pwedeng i-offer yon sa mga citizens, sa mga PR o sa mga refugee para makapagtrabaho sila dito before silang kumuha sa ibang bansa? Ganun po kasi yung sistema dito. And since meron din pong mga international student na pumapasok pa rin dito, may mga international student pa rin tayo nandito, so they would probably give these workers or the job first who are really already here in Australia. So hindi don't need to ask or to recruit from other countries since ano po na yung thumbnail ko po is literally from Tagalog. Tagalog po siya. So ibig sabihin, para ang punteriya ng taong to is mga Pilipino talaga. And looking through the comment itself, nakita ko na yung post niya and I already reached out to this person pero hindi niya nakikita yung message ko and I already commented on the post itself. Ini-report ko na rin sa Facebook na parang abusive yung post niya and misleading. Ganun, ang daming mga nagtatanong ng how to apply po and even other nationality. Nakakapaglumo talaga kasi parang feeling ko this is a scam. I consider this one as a scam kasi misleading yung inilalagay niyang post. Approve nila ako dito sa job search na to. I went through the affiliated pages din ng mga nagpo-post ng job search. And I'm surprised. This is not the only job search page that I've seen my face. Marami pa. So, na-screenshot ko yung iba at yung iba hindi ko na natyagang tingnan pa. Maybe it's happening long time ago. And naisip ko, siguro dahil sa hindi po ako affiliated to any agencies, wala po akong kinakausap na ibang tao. I don't even post my video in Facebook. Kaya siguro, that's the reason why they use my thumbnail or they use my thumbnail or I don't know. Hindi ko talaga alam kung ano yung ano niya, kung anong dahilan niya kung bakit niya ginagawa to. And since, yun nga, sinasabi ko, wala po ako affiliated na company. I'm just doing this YouTube because I really love to share my experience with you guys. And since parang naging connect na rin ako sa inyo every time na nag-you're posting or you're posting questions
na parang feeling ko I'll have the responsibility to explain everything to you. Ayokong ma-mislead kayo pag every time you come here in Australia. Kasi yun yung naranasan ko eh, na dumating ako dito sa Australia, wala akong alam. So, ayokong dumating din kayo sa puntong gano'n na wala din kayong alam. Kaya, I'm sharing my experience. And that's the reason why then, why other people here in Australia are doing vlog also, para ma-inform kayo kung ano yung totoong nangyayari dito just before you come here. Para at least meron na kayong idea kung ano talaga nangyayari dito. But then again, ayun, hindi ko alam kung ano yung dahilan ng taong to, kung bakit he's really using YouTuber thumbnail. So, yeah, I just found out that it's not only me. May mga iba pang YouTuber na ginagamit nila. I've known, I think, 2 or 3 YouTuber na nakasubscribe din ako sa kanila, kaya kilala ko din sila. So, hopefully, they would stop this one. Bakit kasi hindi na lang sila magawa ng sarili nilang thumbnail, diba? Napakadali lang naman gawin yun, diba? Guys, I'm making this video just to inform you that if you come across again with my face, just free to send me a message, kasi gusto ko din pong malaman kung anong nangyayari. Ayoko lang din madama yung pagmumukha ko, kasi to the think na yun talaga ang lumalabas sa mga Facebook page tsaka sa mga job search engine. Gusto ko din i-share sa inyo yung experience kong to. Gusto ko rin malaman nyo na it can happen to anyone, since alam nyo naman YouTube is a big world for us. Even though we are just small YouTuber, kailangan din nating maging responsible sa lahat ng sinasabi natin. Nakikita nila yung pagmumukha ko, and hindi ko talaga alam kung ano yung magiging reaction ko. Kasi hindi ko masasabing na-overwhelm ako eh. Kasi alam mo yun, guys, baka may mislead ang tao na pag nakita nila yung mukha ko, ako yung nagre-recruit, pero hindi po. Baka naman po, bigla-bigla na lang pag-uwi ko ng Pilipinas, eh, ayan, may humuli na sa akin at sabing illegal recruiter ko, diba? So, hindi naman ako ganun kagandahan, pero wag ka ha, ang galing niyang pumili ng thumbnail. Yun talaga sa precise na thumbnail na inilagay ko. Yun, but anyway, learned lesson. Let me know, guys, comment down below ko anong mga possible na gawin ko into this kind of poser. Sabihin natin poser na siya, kasi hindi naman totoo yung mga pinopost nila eh. And try to help me na rin. Let me know po, message nyo po ako sa aking Facebook page at saka sa aking Instagram. Try to reach from me para naman nakikita ko kung saan ako lulugar. So, yun na lang, guys, ang ating video for today. Thank you very much for watching. And if you like this video, please give it a thumbs up. And don't forget to like, share, and subscribe. I hope to see you again on my next vlog. Have a great day, everyone.